Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karakter, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin supportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong huling naging pagpunta nila Papa Dean's dito kay Kayla. At kaya nga po pumunta dito sila Papa Dean's kay na Kayla. Ay para sana isama itong si Kayla. Dahil kinabukasan nga po ay schedule na nitong si Kayla sa pagpapagamot dito kay Dr. Vincent. At nang dumating dito sila Papa din sa bahay nila Kayla, ay kagad na itinuro nitong si Nanay Senny na itong si Ate Kayla nga daw po ay nandoon sa likod bahay. Kaya kagad na pinuntahan nila Papa din. Kaya lang nung pagdating nila doon sa likod bahay ay wala doon si Ate Kayla. Kaya bumalik sila doon sa loob ng bahay at sinabi nga ni Nanay Senny na baka nandoon sa kabilang gilid. Kaya tinignan nila Papa Dean's doon sa kabilang gilid. At nandoon nga po ito si Ate Kayla. Kaya lang, nung makita nila dito si Ate Kayla sa kabilang gilid ng bahay, ay wala itong saplot pang ibaba. At kaya daw siya nandoon, ay siya daw ay nagkakape. At dito sa nadat na nila Papa Dean's na ito, na itsura ni Ate Kayla, na wala nga pang ibabang suot, ay dito na sabi ni Papa Dean's na isa nga itong sign na itong si Ate Kayla ay hindi pa talaga tuluyang magaling. Pero nakita naman natin guys na nung makita ni Kayla itong sila Papa Dean's, ay kaagad siyang nagtabon o iniharang agad niya yung kanyang bag doon sa kanyang pang-ibabang parte ng katawan para hindi nga siya makitaan. Kaya lang, para sa isang normal na pag-iisip ng isang tao, ay hindi ka mag-aalis ng iyong pang-ibabang kasuotan doon sa mismong labas ng inyong bahay. Kahit pa sabihing medyo liblib yun na bahagi ng inyong bahay. Kung ikaw isang taong nasa katinuan o nasa tamang pag-iisip. Halimbawa kung ikaw ay nababanasan. Halip na ikay magtanggal ng pang-ibabang saplot, ay mas mag-short ka na lang. Yan yung pangkaraniwang gagawin ng isang tao na nasa normal na pag-iisip. Pero nakita nga natin dito kay Ate Kayla na ito'y walang pang ibabang saplot at siya ay nasa labas nga po ng kanilang bahay. Kaya kahit ako, yun din yung tingin ko na ito yung isa sa sign na talagang si Ate Kayla ay hindi pa talaga tuluyang magaling.
Sa bagay, hindi lang naman itong nakita natin siyang walang sa plot pang ibaba. Ang nakikita nating sign para masabi nating hindi pa talaga siya tuluyang magaling. Kundi nakikita naman natin sa mga ikinikilos niya, sa pagsasalita niya, na talagang meron pa rin something. Kaya lang, para kay Kayla kasi, kaya nga ayaw na niya magpagamot, ay ang tingin niya sa sarili niya, magaling na siya. At eto na nga po, mga ka-business, mga kapapi. Matapos nito si Ate Kayla makapagsuot ng pang-ibabang kasuotan, ay kinausap siya ni Papa Dins. At tinanungan nito si Papa Dins, itong si Kayla, kung ito ba ay sasama sa kanila. Parang kinabukasan sana ay makapagpa-check up sila. Dahil yun na nga po yung schedule nitong si Kayla ng pagpapa-check up kay Dr. Vincent. Pero kagaya ng dati, ang naging sagot nito si Kayla ay saka na lang, sa susunod na lang. At itong sagot na ito, ito ay isinasagot nitong si Kayla pag ayaw talaga niyang sumama. At hindi lang isang beses niya itong isinagot pag siya'y ayaw sumama kay naka-business o kay Papa Dins. Laging ito yung nagiging sagot niya pag talagang ayaw niya sumama. Kaya para kay Papa Dins ay hindi na ito bago sa sagot ni Ate Kayla. At dito ay tinanong din ni Papa Dins kung yung bang mga gamot nito si Kayla ay naiinom pa nito. At ang sabi ni Kayla ay oo. Pero syempre hindi naniwala dito si Papa Dins. Dahil alam naman natin na ito si Kayla ay halip na inumin yung gamot ay paisa-isa niyang itinatapon. Kaya nung inulit ni Papa Dins yung tanong at nagpakita siya ng tila ba hindi siya naniniwala na iniinom nito si Kayla yung gamot, ay inamin din nito si Kayla na hindi na nga niya iniinom yung kanyang gamot. Pero sinubukan pa rin nito si Papa Dins na kumbinsin nito si Kayla na sumama sa kanila at makapagpa-check up nga kay Dr. Vincent. Kaya lang, ang iginigit niya nito si Kayla ay saka na lang. Sa susunod na lang daw. Kaya isa sa bahagi ng pagkukumbinsin ni Papa Dins ay niyaya muna niyang kumain ito si Kayla. Doon sa kainan na malapit din lang sa bahay nito sila Kayla. At sabi nga ni Papa Dins ay baka pag nakakain na ito si Kayla ay mag-iba na yung isip. Kaya lang, after nilang kumain at nung tanongin ni Papa Dins kung ano bang desisyon nito si Kayla, kung sasama ba sa kanila o hindi, ay ganun pa rin yung desisyon ni Kayla. Ayaw pa rin niya sumama dito kay Papa Dins. Kaya naman sabi ni Papa Dins ay wala na siyang magagawa. At inihatid na nga lang nila itong si Kayla dito sa kanilang bahay. At dito ay sinabi ni Papa Dins kay Nanay Seni kung ano ba yung desisyon nitong si Ate Kayla. At dito ay sinabi na rin nito si Nanay Seni kay Ate Kayla kung ano ba yung desisyon nila Papa Dins kung hindi ito sasama at muling magpapagamot o magpapa-check up kay Dr. Vincent. At kinausap na rin nito si Papa Dins ng masinsinan nitong si Kayla sa pagkakataong ito. At dito nga ay pinagdesisyon ni Papa Dins sa huling pagkakataon itong si Kayla. Kaya lang, ay ganun pa rin ang paninindigan nito si Kayla. Ayaw pa rin niya sumama dito kay na Papa Dins. At sabi nga niya ay susunod na lang. Kaya tinapat na ni Papa Dins itong si Kayla. Na dahil nga ayaw na nitong sumama at ayaw na nito magpagamot, kaya ito na yung huling pagbablog niya dito kay Kayla. Sa puntong ito mga kabisnes, mga kapapi, medyo nakita natin yung lungkot sa mukha nitong si Kayla. Kaya lang, nanatili pa rin yung kanyang desisyon na hindi siya sasama kay Papa Dins. Dahil ang ramdam ko talaga dito kay Kayla ay ayaw na nitong magpagamot, kaya ayaw nitong sumama kay Papa Dins. At sabi din niya ay masaya na nga siya dito sa trabaho niya sa garments. Kaya sabi ni Papa Dins ay kung dun masaya si Kayla ay masaya na rin sila doon. At dagdag dito ni Papa Dins ay nagawa na niya yung party niya.
Dahil ang layo ni Nyanya ay kaya niya tinutulungan itong si Kayla ay para maipagamot. Kaya lang ayaw na nga nito si Kayla magpagamot. Kaya ano pa yung gagawin niyang tulong dito kay Kayla? Kung ayaw na nga nito si Kayla magpagamot, ay hindi naman pwedeng pilitin ni Papa Deans na ipagamot ito si Kayla kung talagang ayaw na ni Kayla magpagamot. Siyempre si Kayla pa rin ang magdidesisyon para sa sarili niya. Kahit sila ka-business at si Dr. Vincent ay hindi nila pwedeng pilitin ito si Kayla na magpagamot kung talagang ayaw na niya. Pero sa totoo lang guys, ay napakalaki na nang nakita natin dito kay Kailang improvement. Simula nang ito'y may pagamot nito si Papa Deans dito kay Dr. Vincent. At ang nakita nating isang naging improvement nito ay mas maayos na siyang kausap ngayon kumpara noong una siya nakita ni Papa Deans. At yan yung isa sa malaking nakita nating improvement nito si Kayla. Maging yung pananalita niya noon ay ibang-iba na rin sa pananalita niya ngayon. Bagamat makikita mo pa nga din doon yung sign na talagang hindi pa siya tuluyang magaling. Pero mas maayos na siyang kausap ngayon kumpara noon. At dito din sa vlog na ito ni Papa Deans ay naitanong din itong si Papa Deans dito kay Kayla yung patungkol dun sa dalawa niyang manliligaw. At ito nga po ay si Kuya Bong at yung katrabaho nito si Kayla dun sa garments. At itinanong ni Papa Deans dito kay Kayla kung sino ba yung mas matimbang. Kung si Kuya Bong ba o yung katrabaho niya. At ang sagot dito ni Kayla ay mas matimbang pa rin para sa kanya ito si Kuya Bong. Dahil itong si Kuya Bong nga daw po ay mas kilala na niya kaysa doon sa kanyang katrabaho. At mas palagay din ang loob nito si Kayla kay Kuya Bong kaysa doon sa kanyang katrabaho. At sa naging takbo ng pag-uusap nito si Papa Deans at ni Kayla ay nabanggit dito ni Kayla yung patungkol sa ginagawa ng isang mag-asawa. At sabi nga nito si Kayla ay pangarap din niya na magkaroon siya ng anak at maranasang maging isang ina. Kaya lang sabi niya ay pag ginawa daw nila ni Kuya Bong yung gawain ng mag-asawa ay sigurado magagalit sila Mr. and Mrs. Kabisnes. Kaya sabi ni Papa Deans ay magagalit talaga yung mga yon. Dahil ang gusto nila ay gawin nyo yun ni Kuya Bong pag kayong dalawa ay kasal na. Kaya lang tila ba itong si Kayla ay ayaw magpakasal o parang takot siya dun sa commitment ng kasal. Kaya nung tanongin ni Papa Deans kung ito ba si Kayla ay handang magpagalaw doon sa kanyang katrabaho, ay ang sagot ni Kayla ay handa siya kung yung kanyang katrabaho ay makikitaan niya na sincere sa kanya at pananagutan siya. Kumbaga, bukas siya doon sa ganoong klase ng aktibidad ng isang babae at isang lalaki kahit hindi pa nga kasal. At tila mas gusto niya ang hindi kasal. Kaya sabi ko nga ay tila ba itong si Kayla ay takot o ayaw talagang magpakasal. Ang naisip ko dito guys, kaya ganito itong si Kayla, ay dahil doon sa isa niyang naging boyfriend na plinano nila na sila'y magpakasal. Pero bago nga dumating yung araw ng kanilang kasal, ay bigla na lang siyang iniwanan nito at nawala na lang yung lalaki ng parang bula. Siguro ito yung kinatatakot nitong si Kayla. Na baka pag nagplano na naman sila ng kasal ay maulit lang yung dating nangyari sa kanya. Yun yung nakikita kong dahilan dito ni Kayla kung bakit ayaw niyang magpakasal. At yung hindi magandang nangyaring yon sa buhay nito si Kayla ay sobra siya nasaktan doon. At isa nga yun doon sa naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng depresyon. Kaya hindi din natin masisisi ito si Kayla kung bakit ito yung pananaw niya. Kung bakit tila ayaw niyang magpakasal. Kasi may naranasan nga siyang masakit na bahagi ng kanyang buhay doon sa planong pagpapakasal. At malamang ay iniisip niyang ayaw na niyang muling maranasan yon.
Kaya parang natuloman na siya doon sa salitang kasal. Kaya mas gusto niya yung magli-live-in na lang sila. Ika nga'y maliman sa mali, itong ganitong pananaw nito si Kayla, ay hindi natin siya mapipilit eh. Kasi nga nagka-trauma siya dito eh. Siguro mababago natin yung ganyang pananaw ni Kayla kung makikita niya na yung isang lalaki na magpapakasal sa kanya ay handang-handa at disidido talaga na pakasalan siya. At itong si Kuya Bong, kung talagang sila yung magkakatuluyan, eh handa naman talaga itong si Kuya Bong na pakasalan itong si Kayla. Kaya nga lang, ay sabi ko nga, itong si Kuya Bong, ay ang plano nito ay itigil yung panliligaw niya kay Kayla kung itong si Kayla ay hindi magtutuloy-tuloy ng paggagamot. Nasabi na yan ni Kuya Bong doon sa isang vlog ni Kabisnes na parang ayaw nga daw niyang ituloy yung panliligaw niya kay Kayla kung itong si Kayla ay hindi magpapagamot ng tuloy-tuloy kay Dr. Vincent. Ayaw din kasi nito si Kuya Bong na ang bubuuin niyang pamilya ay yung magkakaroon siya ng problema. Bagamat lahat naman, pag tayo bumuo ng pamilya, ay hindi naman mawawala yung problema eh. Dadaan at dadaan yan sa takbo ng ating pamumuhay. Kaya lang ito si Kuya Bong, ang gusto nga nito ay yung makabuo siya ng isang pamilyang masaya. Magkakaroon siya ng dalawang anak, meron siyang bahay, at kasama niya ang kanyang may bahay. Yan yung pangarap ni Kuya Bong. Kaya dito nakikita niya na kung itong si Kayla ay hindi magtutuloy-tuloy ng pagpapagamot, ay tila ba hindi matutupad yung kanyang pangarap na yon. Kasi alam nga niya na itong si Kayla ay may depresyon. At hindi malayo na itong depresyon na ito ni Kayla ang pagmulan ng kanilang problema. Pero alam niyo po mga kabisnes, mga kapapi, ako isa ako sa nanghihinayang dito. Lalo na nga dito sa pagpapagamot nitong si Kayla. Kasi nakita natin na napakalaki na ng improvement nito si Kayla eh. Sayang, dahil kung itinuloy-tuloy lang sana niya ang pagpapagamot niya dito kay Dr. Vincent at yung pag-inom niya ng gamot, ay baka sa ngayon magaling na siya. Dahil nakita na nga natin eh, yung malaking improvement niya. Ay isang beses pa lang siya natuturukan nito si Dr. Vincent. At yung pag-inom niya ng gamot ay hindi naman continue. Dahil alam nga natin na yung mga gamot niya ay itinatapon lang niya. Kaya sayang, sayang na sayang yung pagkakataon na ito para sana tuluyang gumaling na itong si Kayla. Kaya lang, kahit nga ito si Papa Dins ay wala namang magagawa kung ayaw na talaga nitong si Kayla. Dahil syempre, ang mas mapagpasya pa rin dito ay itong si Kayla. Kaya sa ngayon, ay ito nga po yung desisyon ni Papa Dins. Ang itigil na muna ang pag-vlog dito kay Kayla. Kasi wala na naman siyang ibablog dito eh. Dahil ayaw na nga ni Kayla na magpagamot, ay yun lang naman yung purpose niya kung bakit niya ibinablog ito si Kayla. Para nga matulungan doon sa tuloy-tuloy na sanang pagpapagamot. Para tuluyan niyang gumaling itong si Kayla doon sa kanyang depression. Kaya lang, ayun nga, ayaw ni Kayla eh. Kaya si Kayla pa rin yung masusunod. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga ine-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikong Channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out. Ito sila ma'am ni Risa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. At sa wala nyo din pong sawang panonood sa akin mga in-upload na video. Maraming salamat po ma'am. At shout out din po dito kay ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po sa inyo sa patuloy nyo din pong pagsuporta sa akin at sa wala nyo din pong sawang panonood sa akin mga video.
At maraming maraming salamat din po ma'am sa patuloy nyo pong pagtulong sa akin. At shout out din dito kay Jewel Channel. Shout out po sa inyo sir. At thank you po sa patuloy nyo din pong pagsuporta. At ganun din po dito sa akin mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, Ma'am Flesh Channel, MK Inday Okray, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Kamix Vlog. Shoutout po sa inyo. At yun po, muli po ay maraming 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 salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Supportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit pa paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa kabusiness official. Supportahan po natin para kahit pa paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa ano, pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabusiness.